Isang malamig na amihang umaga sa inyo at araw, mga kagala. Kainamanggang lamig, ang higpit ng lamig dito na isang araw pa, parang pang ilang araw ng malamig at malakas dito ang hanging amihan, mga kagala. Ang gagawin natin ngayon ay maghuhukay tayo ng ubi. Kasama ko yung mag-asawa ng kapatid ko kasi may mga tanim silang ubi dati pa doon sa may tagilid nung pinagkakahuyan ko nung nakaraang araw. Ayun, kanina napagkaisipan lang namin na manguha kami kasi nga sayang naman. Pag ako nangangahoy, kita ko yung mga ubi nila doon na mga naglutang lang, ikako. Mangunguha ulit kami tapos gagawa tayo ng minatamis na ubi. Magdadala na rin ako ng sako sa kanitong ating itak para tayo makapangahoy na rin. Kahapon, mga kagala, ang ginawa namin hindi nagtanim kami ng mga halaman. Ito, shout out sa iyo kay Baby Baita saka kay Apaw na Baita sa mag-asawa kasi binigyan nila kami ng mga halaman. Tanim nila ito dati para nagsawa na sila at baka magpapalit sila ng ibang nilang tanim na halaman kaya ibinigay nila sa amin. Inatuwa naman ako kasi malalaki na yung mga puno niya. Tinatawag ito ditong Angel's Breath daw, mga kagala, itong halaman na to. Ito yung itsura niya, malalaki yung puno niya. Bali yung puno na yun, mga kagala, ilan yan? 5. Isang puno lang yan. Bali pinaghiwa-hiwalay lang namin ni D. Tapos ayun yung iba, bali pangalawang puno yan. Tapos may natara pa siyang isang puno lang talaga na nabubukod tangi na kaisa-isa lang siya pero malaki na. Isabi ni D, ilalagay namin sa paso para gawin na lang doon sa panloob ng bahay. Nakakatuwa siya kasi hindi siya mahirap buhayin. Ayun ang laki ng puno niya, oh. O, ayan yung puno niya kaisa-isa. Ay, maganda yun kapag inilagay sa paso, tapos pwede namin ilagay sa loob ng bahay. Ay, ang itsura niyan, mga kagala, ng dahon niya. Meron kami sa dyan nakatanim na dito, imaliit pa lang siya. Ito ang itsura niya. Ganyan siya. Ang dami niyang bulaklak kapag siya inamulaklak. Lahat kulay puti lang na ganyang maliliit. Ayan, oh. Magiging malaki din ang puno niyan tulad nung ipinakita ko sa inyo. Ayan, tara na, paghihintay ang aking kapatid. Baka mainip na. Tutoy, magsombrero ka po. Kuha mo po yung sombrero mo, bilis. Toy, doon ko sa loob, dali. Dadalhin mo pa po yung brum-brum mo. Ay, halika na, bilisan mo. Kunin mo na to yung sombrero mo sa loob ng bahay. Sabi mo nga, papunta tayo. Opo, sombrero mo yung kunin mo po, hindi yung brum-brum. Hihintayin pa po natin si D bago tayo pumunta ng dagat. Ibang lakad naman po yun, eh. O, kuha ni sombrero mo. O, ano po? Ano pong ipinaglalaban mo pa? Tapos sumangawi tayo, matutin si D. Opo. Gusto kasi niya pupunta daw kami sa ilog. Okay, tara na, mga kagala. Diyan ka na lang, Max. Huwag ka na sumama para taong bahay ka dyan. Neng! Ay, wala na yung kapatid ko. Nandun na yata sila. Pero sarado na yung pinto. Halika na po. Dito tayo dadaan. Dito na. Dito lang yun, mga kagala. Oh. Diyan ang banda. Oh. Sa tagilid na yun. Neng! Tutoy, sandali lang po. Ako mauunat kasi baka mamaya eh, may ahas. Ayun sila. Sama. Ay, isa lang? Oo. Oh. Para daw yata ang mga kagala, wala na. Oo! Mangangahoy na lang tayo, mga kagala. Kasi nakuha lang daw nilang ubi ay isa. Bigo ang ating lakad. Tutoy, hindi kayo tayo dyan pwede dumaan po. Doon tayo sa kabila dumaan at masyadong mataas, oh. Yung maghuhukay ng ubi, wala na. Tinangkas na ang saging pa uwi. Wala na kami, mga kagalang, nakuhang ubi. Kasi ano, para may nakapanguha na yata. Wala na yung mga pinagpustuhan na iba eh. Eh, wala namang problema yun. Sabi nga, hindi ko sinong mauna. Isa lang kami nakuha. Isang malaki lang. Andun sa sako nung kapatid ko, dala-dala niya. Tapos, nakapanguha na lang sila ng isang buwig na saging doon sa may baba. Doon, oh. Patingin daw ng ubi mo, Neng! Patingin daw na isang ubi mo. Oh, malaki rin baga. Oh. Ayan, yung isang ubi lang na nakuha ng kapatid ko. Ang laki na rin kaya niyan. Oh. Ito mga ano, pananim. Ah, pananim yung iba na. Natanim ko dyan sa may malapit sa atin. Ganyan lang pala yun. Kaya nga. Tama yung kay ate. Oh. Sabi nga at least hindi naman totaling na zero talaga. May nakuha pa rin. Saka hindi naman sayang ang lakad daming gawang
mga ngahoy na lang kami ni Tutoy dito. Ayan yung mga kahoy na kinuha ko ulit. Aanhin ko na lang, puputol-putolin ko na lang ulit. Tapos, ayun. Okay, tara. Bakit po? Para ka na naman nangungursunada. Maibig mong sabihin. Hindi mo kita lablab eh. Ba't sumama ka pa? Hino. Ha? Hino. Dali na. Hindi may kita lablab sana eh. Sama ka po na sama. Hino. Dali, dali na nga. Maiyak na naman yan. Ano po, dali na? Hino po. Ano po nga? Hino. Ah, ilablab kita. Ano, lablab kita. Dala. Para isang pati sa gubat, dala-dala pa ang lablaban. Upo lang dyan, dito ka maupo. Para tayong ano eh, para tayong illegal na manlilikay lang. Diyan ka namin, kratambas ka. Dito na pansin. Parang wala. Dalaw ang lakas ng hangin dito. Kita nyo, hanging amihan. Yan. Ayun na yung ating mga nakahoy ulit ngayon. Magsasako na lang tayo ulit. Maka isang sako lang tayo parati. Okay na yan. Okay na ito mga kagala. Pupunta tayo doon sa may parking taas para maghanap-hanap tayo ng ubi. Baka mayroon pa doon. Hanapin natin dito mga kagala, yung nakita kong ubi dati. Hindi po pwede at madulas. Opo, dito lang ako. Ayan o, kita-kita o. Opo. Dito ko banda yung nakita eh. Ayan, ito o. Ito. Sabi ko, nakalutang na talaga siya, oh. Ubi yan, mga kagala, oh. Dagdag din to sa ating nakuhang lulutuin namin. Maghahanap pa ako kasi parang may isa pa yun, eh. Parang malaki-laki pa dito yung nakita ko, eh. Diba? Opo! Opo, dito lang ako. Ubi-ubihan lang ang gawa natin mang hunting. Tara na, huwi na tayo mga kagala. At ang aking kasamang bata eh, gusto lagi abutalaw ka lang na mata niya pag hindi ka na makita yan. Tatawag mo nang tatawag. Nakanta pa ang loko. Aba, ang ganda na naman po niyang kanta mo ah. Opo, talaga naman. Turuan mo nga po niyang simi ulit ng kanta mong yan. Hindi ko po alam yan. Lahat ng kinakanta mo hindi ko alam. Kaya turuan mo po ako. Oh, sige, sige, sige. Oh, ang galing. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo, sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Oh, ikaw nga. Sasakyan kita, kami ako. Tara na nga, Diyos ko, aray ko. Okay, yun na mga kagala. Sana nag-enjoy na naman kayo sa panibagong video ko na naibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Hindi ako makakapag-shoutout kasi wala akong lista sa aking kwaderno. Bigla ang vlog lang kasi bigla ang ayala ng kapatid ko para maghanap kami ng
ano ng ube. Next vlog ko na lang mga kagala ang pag-shoutout ko sa inyo. Basta maraming maraming salamat sa lahat ng mga napapadaan tapos nanonood at nagbibigay ng oras para sa akin mga ipinagngangaltab na ito, may katuturan man o wala. Maraming salamat para sa pag-appreciate niyo sa akin. Kita ka lang tayo ulit mga kagala sa susunod ko pang mga vlogs. Ay maraming salamat sa pagdaan, maraming salamat sa pagtambay at mas maraming salamat sa oras na inyong ibinigay. Thank you so much for watching mga kagala. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye!